Budget-friendly na single detached house dito sa General Trias, Cavite. Yan ang carnation model natin dito sa Richdale West, General Trias, Barangay Alingaro. So kung gusto mo makita ang full house tour natin dito sa bahay na to, samahan nyo kami hanggang dulo ng video na to. Makakita nyo kung gaano ka-affordable itong bahay na to. So ano pang hinihintay natin? Let's unlock your dream home! Located at Barangay Alingaro, General Trias, Cavite, Richdale West is perfectly located nearby schools like Lyceum of the Philippines, to hospital like Gentry Doctors and Gentry Medical Center, places of worship, commercial establishment, and leisure destination. Limang Tagaytay sa abot-kayang halaga at malapit lang sa mga establishment na kailangan mo. Kaya isa ang Richdale West sa mga fast-selling properties here in General Trias, Cavite. My name is Justin Espelenbergo and welcome to another home tour. So ito yung isa sa pinakabago natin property sa General Trias, Cavite, yung ating carnation model. May napakalaking lot area ito na 99 square meter. Ayan po yung pinakaminimum lot area natin. Ang floor area naman ay 66 square meter. So bago natin start ang tour natin dito sa carnation model, kung bago ka sa akin channel, please like, share this video, and subscribe to my channel. We're also on other social media like Facebook, Instagram, at TikTok. Start na natin ang carnation model house tour. So sobrang excited ako pakita sa inyo to, kasi ito yung isa sa mga magagandang model natin na single attached na affordable. So 99 square meter po siya. So ang laki po ng space mo para sa yung parking space. So hanggang dyan po yung parking space mo. So may bakal na yon, yan. Tapos mula yan hanggang dito po yung pinaka parking space mo. So ang laki, diba? Ang laki na pwede mong gawin sa bahay na to. Future expansion ng bahay mo, lagyan mo ng balcony, parking space, pwede mo lagyan ng garden sa unahan, diba? So tingnan natin yung facade natin. So sa facade natin, napapansin nyo naman, diba? Napakasimple niya lang at modern as well. So dito sa side na to, sa may pintuan side, mapapansin nyo meron tayong ano to, may texture siya eh. Tiled siya na stone accent, diba? So ang ganda niya tignan. Tapos syempre single detached nga to. So nasa gitna yung bahay mo nung buong property mo. So simulan na natin sa side na to. So ito na nga yung pinaka parking space mo. So dito sa side na to, ang nagustuhan ko rin dito sa carnation model nga, yung laki ng lote niya. So isipin mo, minimum lot area natin dito is 99 square meters. So napakalaki yun. So pwede mo pang extend nga yung bahay mo. Katulad nito, mapapansin nyo yung mga bintana, di ba? Ang ganda. So, bare finish po siya upon turnover. Mamaya, papakita ko sa inyo yung loob niyan. So, yung kagandahan nga dito sa atin, sa AXIA, yung developer nga po nito is AXIA, is hindi sila ganun kahigpit sa mga expansion ng bahay, mga ganun po. So, basta magbigay ka lang ng magandang, syempre, yung blueprint, kailangan nila yon. So, pag nakapagpasa ka dyan, ma-extend mo na yung bahay mo. Syempre, di ba? So, for example, dito, sa likuran na bahagi ng bahay, so hanggang dito pa po yung property ninyo. So malaki pa po yung pwede mong gawin dito. So pwede mong gawin service area, laundry space, mga ganyan, di ba? Or pwede another room. Kung meron kang senior citizen sa bahay mo, perfect na location ito para lagyan ng kwarto niya. So hindi niya na kailangan umakyat ng taas. So dito pa nga, kagandahan din dito sa carnation natin. Dahil nasa gitna yung property mo, pwede ka pa maglagay ng another space dito. Pwede ka maglagay ng garden space, mga outdoor na sofa, di ba? Pwedeng-pwede yan. So yan, ikutan natin yung buong property. Diba, napansin naman maluwag yung space. At alam mo naman, diba, as the family grows, lumalaki rin yung bahay dapat. So yan nga po, yung facade natin, yung mga bintana natin, aluminum encasement, glass window po siya na sliding po. So tuloy na tayo sa loob. So ito po yung pinakapintuan natin. Flush metal door po siya, or gawa siya sa bakal. So diba, ang tibay, quality. At ang ating mga hamba dito is gawa rin po siya sa bakal din po. So, di ba? Kaya tuloy po tayo. Dito na po tayo sa napakaluwag na single attached carnation model. So, yan. Napansin nyo, di ba? Bare finish po siya upon turnover. So, yun nga po. Yung floor natin is cement finish or concrete lang po siya. Ang walls natin is bare lang din po siya. So, kayo na po bahala magpa-kinis niyan or magpalagay ng masilya and then pipinturahan nyo na sa gusto nyong kulay. So, yun din yung kagandahan natin. Syempre, pag bare unit tayo,
is nasa sa inyo na yung pagde-design. So yung mga gusto, yung mga nagpapa-interior pa, yung mga ganun. So perfect looking, perfect na bahay to para sa iyo. So ito nga po yung pinaka living space nyo. So di ba napansin nyo ang pinaka yung floor plan nung etong bahay na to is square lang siya. So open yung space natin. So ang laki ng space mo for the living space, di ba? Tapos yung ating mga bintana dito, ang gaganda nito. So ito yung lock niya na dito sa baba. Yan, ayaw na bumukas. Ayaw, pabuksan ko ito within this day. Yan, hindi nga siya mabubuksan pa. So yun nga po yung mga sliding windows natin dito is aluminum encasement siya. So ang lalaki ng windows natin. So all around the house talaga may mga bintana. So kahit pansin nyo nga, diba, walang paint yung bahay pero maliwanag siya kasi ang dami natin bintana. So yun nga po yung living space natin, maluwag siya. Nandito nga yung ating staircase. Yung staircase natin, ang kanyang structure ay gawa siya sa bakal, yung tubular siya. Tapos yung pinaka-step natin is concrete po siya. So pwede nyo siyang lagyan ng mga tiles, mga vinyl tiles, diba, para mas pagandahin pa yung itsura nito. So pwede nyo rin siyempre lagyan to ng storage dito sa ilalim. So dito naman tayo, moving here sa ating kitchen as well as the dining space. So malaki pa yung space natin for dining. So ang laki ng dining, ang laki din po ng ating living space. So sa dining mo, so pwede mo lagyan ng counter dyan, di ba? Malaki, tapos yung dining space. Tapos sa pinaka-kitchen po, naka-tiles na po siya. So ito po ay ceramic tiles. Tapos syempre, pwede mo lagyan ng base cabinet dyan sa baba as well as overhead cabinet sa area na yun or mga pantry space, pwede ka maglagay dito, di ba? So yan, ang ganda, di ba? So nasa sa inyo na yun kung paano yung dedesign itong bahay na to. So dito naman tayo sa ating common toilet and bath dito sa ground floor. So ito ang kagandahan sa bare unit dito sa Richdale West. So pag bare unit ka, ibang bare unit ka, di ba, walang mga tiles sa CR. Dito, meron na. So naka-tiles na po tayo, taas nga ng tiles nila. So hanggang dito yung tiles sila, tapos kompleto tayo ng accessories, maluwag ang space for the shower area. Meron na tayo lagay ng sabon dito, shower head, tapos ang ating accessories like the toilet with water closet is napakaganda niya. As well as the wall hung lavatory. At syempre, yung pintuan nila dito ay PVC na. Yan. So ganda rin, may bintana rin siya dito sa gilid. So yan, kaya maganda yung exhaust niya. So ang kagandahan nga din dito sa ating carnation model, napansin nyo naman yung ceiling, di ba? Ang taas ng ceiling natin. So kahit ipalagyan nyo ng design itong metal deck natin, hindi siya magmumukha mababa. At ang gawa pala ng bahay nila dito is conventional. Or yung, syempre nakita nyo naman, mga poste, tapos hollow blocks po siya. So diba, matibay yan. So akit naman tayo sa taas, pakita ko sa inyo yun, second floor. So going here sa second floor natin, so ating staircase, napansin nyo naman, diba, bare nga siya, pero maluwag siya. Saka ang ganda ng pagka-design nila dito. So pa U-type siya, tapos nga yung structure nga is napakaganda. At isa nga sa nagustuhan ko dito sa staircase natin, meron ganitong kalaking bintana sa may staircase. So hindi siya madilim. Kahit pa yung close mo dito, maliwanag, tignan ang iyong staircase. At ang ganda niya, diba, laki. Baka nasa simbahan, nasa laki nito, size nito. So yung nga po, 2 toilet and bath tayo dito sa carnation model. So ito yung isang ating toilet and bath. So para magkapatong siyang dalawa na toilet and bath. So almost same size lang po siya doon sa ating toilet and bath sa baba. So ganoon din po yung finish niya. Mataas din po yung tiles natin. Ang laki ng space para sa iyong shower area. Kompleto tayo ng accessories. Yung toilet hall. Ating tissue holder, yung lagay ng sabon, at yung accessories nga natin, toilet and water closet, as well as the lavatory is ang gaganda ng mga ginamit nila. At ganun din po yung kanyang pintuan, PVC din po siya. So, punta na tayo dito sa ating pinakalikod na bahagi na room. So, pwede po itong 3 bedrooms, 2 bedrooms. So, nasa sa inyo na po yung maximum 3 bedrooms po itong carnation model natin. So, nasa inyo na po, yan ang kagandahan pag bare unit, di ba? Nasa iyo na ang desisyon kung paano mo papagandahin itong second floor to. So ito nga po yung second floor natin. Ang gusto ko rin dito, yung mga outlets natin, meron na naka-ready. So kung maglalagay kita, magbutas ka for the window type aircon or for the split type aircon, pwedeng-pwede yan. So dito yung pinaka-bedroom 1 mo. Then, syempre, dito yung bedroom number 2 sa area na to. So ito yung buunahan na bahagi. Tapos bedroom number 3, nandun sa kabilang side. So diba, tatlong room ang kasya dito. At ang maganda dito, sa carnation model natin, pansin nyo naman yung ceiling. Diba, ang taas. So, mataas ang ceiling natin. Nakita nyo naman yung mga biga, diba, lalaki. So, pwede ka pa or possible pa maglagay ng attic style rooms. Diba? So, ang ganda. So, apat na bedroom, pwedeng-pwede yan. Diba? So, binibigyan lang kayo idea kung anong pwede nyo pang gawin
dito sa second floor. So, pwede kayo magpalagay dyan ng bakal, di ba? Dahil lalaki naman ang biga natin, palagay ng bakal, tusok dyan, tapos another, or pwedeng hagdanan na lang na straight pa ganun, di ba? Pero ka ng space para sa attic. So, pwede mo rin lagyan ng mga dormer yan, di ba? Yung bubutasan mo, tapos magkakaroon ng bintana. Di ba? Para mas palaki yung space mo dito sa second floor. So, yan ang mga pwede mong gawin dito sa Carnation model natin. So, sobrang excited ka na malaman yung presyo nito, di ba? So, doon na tayo sa gusto mong malaman yung presyo nito. Sir, gano'n ba kamura yan? Sabi mo mura yan. Opo, mura ito. Budget friendly lang po itong Carnation model natin. So, baba tayo, papakita ko sa inyo yung presyo nito. Yan, I hope nagustuhan mo yung house tour natin dito sa Carnation model. So, di ba, ang ganda niya, ang laki ng space mo. Ang ganda, bare type siya. Tapos ikaw magde-design ng gusto mo, di ba? Tapos ang maganda dito, 99 square meter for the lot area at 66 square meter for the floor area. Napaka-bargain na nito, di ba? So, possible dito is akasyang-kasya ang 3 bedrooms dito. Siyempre, may expansion mo pa yung bahay. Pwede pa madagdagan yan. At siyempre, 2 toilet and bath. At naganda pa ng mga 2 toilet and bath natin dito. So, punta na tayo sa price. Na gusto mong malaman yung price natin dito. Ang ilalagay ko na lang po dito is for the inner unit po. Na lot area is 66 square meter at may floor area. Lot area na 99 square meter at floor area na 66 square meter. So, total contract price po natin is 3,360,000 at ang ilo-loan natin sa Pag-ibig Financing, that is 3,066 pesos. At ang reservation fee natin dito is only 14,000. And then, ang cash outlay natin, ang pinaka-down payment natin is 280,000. Payable for 20 months. So, sa 20 months, ang equity natin is 14,000 monthly only. So, yun po, monthly amortization natin sa Pag-ibig is 19,127 pesos lang po. That is maximum 30 years to pay po. At ang net disposable income natin na requirements dito is 57,963 pesos. So, yun po yung requirements natin for the required income. So, yun po, kung, sir, paano yung bitin yung sahod ko? Pwede ba kami mag-asawa? Yes, pwede po. Pwede kayong mag-combine income para ma-avail nyo itong bahay to or magkaroon ka ng co-borrower. So, yun po yung ating presyo dito sa Carnation model. I hope na gusto mo yan. Sa mga requirements naman, kung gusto mo malaman kung ikaw ay locally employed or OFW, ang mga requirements po natin, pwede nyo kaming i-PM sa unang link po dyan sa description sa baba. Click nyo lang po yan. Dediretso na po yan sa aming messenger. Pwede nyo na akong kausapin at pwede na tayo mag-schedule ng house tour dito sa Carnation model. So nasa inyo na yan kung ano yung schedule na gusto nyo. Sa either weekdays or weekends, free po kami yan para sa iyo. Pwede natin i-schedule yung ano na yan, house tour na yan para sa inyo. So yun na po, dito na po magtatapos ang ating house tour. I hope nagustuhan mo to. Kung nagustuhan mo to, please leave a like, share this video, and subscribe to my channel. We're also on other social media like Facebook, Instagram, at TikTok. Thank you so much for watching, and see you on the next one.